duwet ng magbayaw na sina Jesus at Saturnino naging trio dahil tila meron daw sumabay sa kanilang jamming. Napahesus Mariosip si Jesus nung nag-jamming sila kamakailan ng bayaw niyang si Saturnino sa ilalim ng puno ng tugas. Daghang mga istorya kaysa probinsya kuno mga sawa. Nung pinakinggan kasi nila ang kanilang pag-awit, ang duet parang naging trio. Parang sinalo yung boses ko. Nangingilabot ako noong gabi na yun. So, nahadlok ako. Huwag mong makita. Hinala nilang nakisabay sa kanila. Kaprito, dakong tingog. Singing kapre? Sa halos 100 taong punong ito ng tugas o Molave Tree dito sa Pasil sa Santander, Cebu, di umano, matagal nang nakatira ang isang kapre. At ang makapagpapatunay raw nito, ang babaeng meron di umano silang past. Walang iba kundi ang ina ni Saturnino at Jesus na si Lola Eulalia. Maibog na ko. Hindi ka huwag mo kung maibog niya. Dalong ko niya, huwag mo kung kinangaw niya. Gabi-gabi nga raw itong umakyat ng ligaw. Tigilan mo na ako! Ayoko nga sa'yo! Agyan na yun eh. Nakuha yan. Ipasakay auto. Dili man siya mauban. Balibad man yun siya. Pero ang kapre, busted kay Lola Eulalia. Hindi ko masigurang ko. Yun nga lang, hindi raw basta-basta sumuko ang kapre. Tulong! Gisunod siya ba? Ganabuntis pa siya sa among bunso. Akong lulo, nakadungog anong istorya ha, kaya nangisog naman siya kay Gi. Kung man siya ka nanggian ha, nanawag akong lulo niya, kadala siya ka ng ihang pinuti. Pag naog niya, nakakita siya nga diha gasandig. Pag upon niya, hindagan. Nawala rapod siya. Pag nakapangayo na siya bindita sa pare, nahunong na to siya. At mukhang gusto raw talaga nitong magka-love life. Niligawan pati na ang kapitbahay nila na si Marisa. Gusto yun niya, yung tuyo nga gusto yun siya magkigamigo kay kana lamang kung nga kuhaan ko niya. Pero for the second time around, si kapre, busted at mukha raw bitter. Ibundak yun, sir. Diyo, Diyos akong tiilan. Maghigda ko, sir. Iyan naman yung kong hulugon, sir. Kain katawa man siya na ko, sir. Ako, kaayos siyang taas, kaayos siyang tawong. Sir, pag anak na ko, sir. Lumang tugtugin na nga raw ang kwento rito sa kanilang barangay na merong kapre. Hanggang kamakailan lang, bandang alas 6 ng gabi. Nai-record nga raw ng magbayaw na Jesus at Saturnino ang tinig nito. Talaga imong higugmaon, dili man dayon maangkon. Ang kinanta nilang kundiman, inaawit daw talaga ng mga kalalakihan sa kanilang bayan sa kanilang mga iniirog. Ang istorya kasi nito, yung manliligaw sa isang babaeng probinsyana, dadaan siya sa maraming pagsubok bago niya magpapaibig yung babae.
At sina Saturnino at Jesus, may suspecha raw kung bakit biglang nakalapit muli ang kapre. Gayong nagkaroon na nga ng pangontra noon ang ina nina Saturnino at Jesus. Nawala na yung pangontra niya ngayon, sir. Pero teka, ano ba muna ang tunog ng tinutukoy nilang tinig ng kapre? Sa punong ito ng tugas sa pasil sa Santander, Cebu, ang nagiinuman noong magbayaw na sina Saturnino at Jesus, may nai-record daw na kakaibang audio sa kanilang jamming. Dagang mga istorya kay sa probinsya kuno mga sawa. Parang sinalo yung boses ko. Wa man gud makita. Kapre to. Ang dimanoy nakisabay sa kanilang kanta, isang kapre. Talaga imong tigugmaon, dili man dayon maangkon. Pakinggang mabuti ang nakakakilabot nilang nai-record at ang hinihinala nilang boses ng kapre. Nung walang ano-ano, bigla na lang may tila malaking boses na nakikanta. Ipinarinig kina Marisa at Lola Eulalia na parehong niligawan di manuno ng kapre ang recording. Ano balot akong balibon na walang tinood dito, maog itong sa una, sir. Di ko maklaro ang iyahang kuan, pronouns. Ang tingog niya pareha sa cellphone? Ha? Pareha ra ato ah. Ano naman kaya ang masasabi ng eksperto? So napahin ka nating audio clip. Hindi siya edited. Maaring nag-malfunction ang phone na ginagamit habang nagre-record. Kaya kung mapapansin nyo, bumaba yung tone. Bumaba yung instrument. Yung sound record niya, napakatinis niya. Ang na-record na boses na habang sila'y kumakanta ay boses pa rin nila. Nagkaroon lang na malfunction ng kanilang phone dahil sa kalumaan, kaya nagkaroon ng ganong record na malalim na parang kakaibang tunog at kakaibang boses. Once tinaas niyo yung pitch sa part na yon at binilisan niyo ng konti ulit, yung part na bumaba na yon, pumapantay pa rin po sa boses nila, sila pa rin po kumakanta. Halos tumutog ba siya? Mailhan man among tingog, wala man usba, dahi gito. It's a very popular demon. All of those are related to the Philippine folklore giant. Pero nung nahaluan na ng folklore, nagkaroon na ng maraming klase ng mga variation. Ginamit siyang panakot sa mga tao. Marami ding naniniwala dito kasi may mga bagay tayong hindi napapaliwanag ng science. Kung nagpapatuloy man siya ngayon, ibig sabihin nananatiling buhay yung ating mga kwentong bayan. Totoo man o hindi, natinig ng kapre ang nai-record. May kapre man o wala, hindi rin masama kung sa ating paligid magmatsyag at magsuri sa mga boses na kailangang pakinggan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.